Yasmin's POV. Hand is gone. Please, no. No, no, no. Gumagaralgal ng boses ko na sabihin ko yon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang isipin ang mga nangyari. I'm acting tough but deep inside I am crying. Nagdurusa pa rin ako. Listen, sabi ni Trance. Ilang sandali pa'y nakayoko na siya at nakatitig sa mga mata ko. He held my chin to look at me straight in the eyes. Kagad na masa ang mata ko dahil sa luha. His eyes were full of unnamed emotions. They're all gone and it's my fault. Bakit ka pa kasi nandito? Bakit ka pa nagpakita sa akin? Naiiyak pang tanong ko kaya umigting ang panga niya. Why? Am I not allowed to see you? Nilibing mo ang dalawang anak ko na wala ako at naiintindihan ko yon. We're both hurting and I was contented watching from afar. They are for me and it hurts knowing that they... You don't understand. Kung nasasaktan ka, dapat di ka na nagpapakita sa akin ngayon. Can't you see? We're no longer connected. Dapat di na tayo nagkikita. We must act like we don't know each other. I exclaimed. Malakas kong inalis ang kamay ni Trent sa pisngi ko, tsaka inis na tumayo. Hinarap ko siya gamit ang matang puno ng luha. Is that what you want? You want me to disappear from your life? Umigting ang pangang tanong ni Trance. Yes, dahil nagkakamali tayong pareho kapag malapit tayo sa isa't isa. You should have married Wendy. Dapat nagpakasal na lamang kayo. Umiiyak pang sigaw ko sa harap niya, kaya mas lalo nagdilim ang kanyang ekspresyon. What's wrong with this? Matalim na tanong niya kaya't napailing na lang ako at akmang lalayo pero mabilis niya ako hinigit kaya't bahagya ako napasubsob sa dibdib niya. Mabilis ko siyang itinulak kaya lang mabilis din niyang pinulupot sa akin ang pareho niyang braso kaya nanatili kami sa ganong posisyon. Kung noon mali, ngayon hindi na. There is nothing wrong. Tinulak ko siya na sobrang naka sa dibdib kahit alam ko imposibleng makawala ako sa pagkakahawak niya. Lumabas ang hagulhol sa mga labi ko. My cheeks were already wet because of my tears and my whole body is shaking. Parang di magtatagal mawawalan na ako ng malay. Stop! Maawa ka! Kapag nakikita kita, sinasampal sa akin kung gaano ako naging mapusok. I begged while my hands were resting on his chest. Unti-unti ni Chance inangat ang baba ko kaya napatingin ako sa kanya. He is a little bit blurry because my eyes were full of tears. Dahan-dahang lumipat sa pisngi ko ang kamay niya. He wiped my tears in a slow motion. If you are a sinner, what am I then? Marahang talong niya sa akin kaya marahang umawang ang labi ko. Please, stop this. Stop seeing me. Umiiyak na sabi ko pero lumabas ng isang ngisi sa labi niya. Stop? Why? Naparunok ako. Pero bago pa ako makasagot, tumampi na sa mga labi ko ang mainit at malambot niyang mga labi. My eyes widened because of that kiss. Kahit di malang umabot na isang segundo ang pagdampi ng mga labi niya sa akin, ay ramdam na ramdam ko yon. What are you doing? I asked but he just pressed his lips on mine again, just like what he did a minute ago, telling you that this is not wrong. Sabi Trent at mas nilapit pa ako sa katawan niya. Parang nawalan ako ng lakas sa sunod niyang ginawa. My knees weakened as he kissed me on my lips, hindi tulad ng mga naunang dampi lang. Ito ay tumagal ng ilang minuto pero hindi ko malaw ang mga labi niya. No! Nagawa akong sabihin kahit nakadikit pa rin ang mga labi niya sa labi ko. Dahan-dahan siyang humiwalay. Wala na ngayon ang ngisi niya. What? You kissed that guy here and I am not allowed? Malamig at seryosong tanong na Trance kaya napasingap ako na maisip kung sinong tinutukoy niya. Nakita niya nung hinalikan ako na Jerome. I did not kiss him. In an instant, his lips attacked me again. And this time, it's moving. His lips are moving in a slow manner. Sobrang nakakakiliti. It gives me butterfly in my stomach. Lalo pa nang masinapit niya ako papalapit sa kanya. Maigpit ako kumapit sa dibdib niya. And after a minute, I just found myself responding to his kisses. Daan-daan kong pinulupot ang mga braso ko sa batok niya. That made him smile between our kisses. His kisses became needy. Ilang sandali lang binuhat niya ako at saka pinaupo sa lamesa ko. My things scattered on the floor because of that but we did not mind it. Halos umiga na ako sa lamesa sa klase ng pagkakadiin niya sa akin. We're exchanging hunger kisses. Kapit na kapit ako sa kanya na para bang doon nakasalala yung buhay ko. Hindi nakakatulong, na-dress lang suot ko ngayon. I can't breathe. Hinihingal na sabi ko kalaunan, sabay iwas ang mukha ko, kaya bumaba ang halik na chance sa pangako patungo sa leeg. I craned my neck to give him more access. Hinayaan ko siyang gawin yon sa akin dahil gustong gusto ko rin. Hindi ko na maitago pang init na nabubuhay sa katawan ko. This is not wrong.
bulong ni Trance sa pagitan ng mga halik. I moaned in pleasure when I felt my hand on the flat stomach. Tuluyan ang naitaas ang dress na suot ko hanggang sa tiyan ko. Punong-puno rin ang init ng katawan ko. Isa lang ang gusto ko sa ngayon at iyon ay ang maramdaman siyang lalo. Sabik na sabik ang katawan ko sa kanya. I need him to fulfill this loneliness. Tinaas ko ang dalawa kong kamay para tuloy niya ng mahubad ang dress na suot ko. He stopped from kissing me to pull my dress up. We are too close to each other. Dikit na dikit ang ibabang bahagi ng katawan namin sa isa't isa. He was about to take my dress off, but the door of my office suddenly opened. Nandaki ang mata kong tumingin sa pinto at alam kong yun din ang ginawa ni Trance. I heard a low curse from him when we saw my dad and Jerome looking at us with shock in their eyes. Dali-dali kong tinulak si Trance para umalis sa gitna ko. Napatras siya kaya naman nagawa kong bumaba sa lamesa at mabilis ko ring inayos ang damit ko. Nalalaki ang mata kong tinitigan si Daddy, nagulat na gulat pa rin sa ngayon. Dad? Kabadong tawag ko sa ama kaya bigla itong bumalik sa wisyo. He shook his head before looking at Jerome who is still staring at me. Mabilis akong nag-iwas ang tingin dahil sa hiya at sa kaba. We almost did it on the top of my table, dito sa opisina ko. Kung hindi binuksan nila Daddy ang pinto, sigurado, sa ngayon nasa loob na si Trance. I let him do it to me again. Hinayaan ko namang matupok ng init ang buo kong pagkatao. Let's go, Jerome. Mukhang busy pa sila. Sabi ni Daddy at kasabay nito ay ang pagsarang muli ng pinto. God! Sabi ko sabay tingin kay Trance na parang wala sa sarili. He is just staring at the closed door. Pero mukhang naramdaman niya ang titig ko kaya muling napabaling sa akin. Kaagad kong nakita ang sobrang pula niyang mga labi. Maybe that is because of the kisses we shared. Magulo na rin ang buhok niya until now I could see raging fire on his eyes. You need to go. Sabi ko kaya umigting ang panga niya. Kusang bumaba ang mga mata ko sa zipper ng slacks na suot niya. Mas lalo ko nakaramdam ng ilang na makita ang malaking bagay na mukhang gusto nang kumawala doon. Go. Please go now. Sabi ko sabay sa po sa noo. I need to use your restroom first. Sabi ni Trent saka tuloy-tuloy na pumasok sa banyo nitong office ko. Yasmin, what are you doing? Naiiyak pang sabi ko sa sarili ko at saka pabagsak na umupo sa civil chair na malayo na sa lamesa. Wala sa sariling napatingin ako sa pinto ng banyong nakasarado. Makalipas ng 5 minuto, hindi pa rin nakakalaban si Trent mula sa banyo. Napapaypay ako sa sarili ko habang nakatitig sa pinto. God! Pasinghap na sabi ko bago tuloy ang sumubsob sa lamesa. Nakakalat pa rin ang gamit ko sa sahig pero hindi ako gumalaw para pulutin yon isa-isa. I am feeling uncomfortable because of the stickiness between my thighs. I need to wash up pero ayokong isipin ang maaaring ginagawa ni Trent sa loob ng banyo ko. When I heard the door opened, I immediately sat straight. Trance went out of the restroom with his now fixed hair and long sleeves. Pero hindi nakalampas sa paningin ko ang pawis sa bandang noo niya. Mabilis ako nag-iwas ang tingin bago tuluyang tumayo. Nagkatinginan kami. Nandoon pa rin ang kakaibang init sa mga mata niya. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at saka aligagang nagpulot ng mga nahulog na gamit sa opisina. Unang yuko ko, kaagad akong nakarinig ng malutong na mura galing sa kanya. And after that, my eyes widened when I felt his hands on my stomach. Kaagad akong umayos ng pagkakatayo at saka hinarap siya habang may gulat sa mukha. I found his red face. Nakapikit siya na marin at sobrang umiigting ang panga. Let me go! Sabi ko, kaya mabilis na naman akong binitawan. Pero mas pinagtataka ko nga lamang ang mabilis niyang paglayo sa akin na para siyang napapasok. Nabigay yon na kakaibang pakiramdam sa akin. I will see you again later. Mabilis na sabi ni Trance, tsaka dalidaling lumabas mula sa office ko na tila ba may tinatakasan siya. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan ng makalabas. My mouth hangs open, seeing him move fastly like he does not want to be with me. Nanghihina ako napaupo sa swivel chair ko habang nasasaradong pinto pa rin ang mga mata. I gave in again. Nagpadala na naman ako sa init na ibinibigay niya. Wala sa sariling tiningnan ko isa-isa ang mga kalat sa sahig at 1 metro galing sa akin nandoon ang coat niyang nakalatag lamang sa sahig. Napakurap ako, tandang nilapit yon sa kapinulot. Kagad kong nalanghap ang mabango niyang amoy. I sighed.
Saan napunta ang dapat na pag-iwas ko sa kanya? Mas lalo nang naging mabusok ang katawan ko. I am just seeing myself wanting him. At natatakot talaga ako doon. Takot at takot ako na baka isang araw, hindi ko nasundin pa ang utak ko. Baka isang araw ako na mismong pumunta papunta sa kanya para lang magmakaawang huwag niya akong iiwan. He is a poison to me. I'm a poison that will slowly invade me. At dahilan kung bakit tuluyan na akong nawawala sa sarili ko. Yasmin? Gulat akong napatingin sa pinto at agad akong nakaramdam ng hiya na makita si Dad na nakatayo doon. Dahan-dahan kong nilapag ang coat ni Tran sa table ko kaya sandaling napatingin doon si Daddy. I bit my lower lip because of the embarrassment I am feeling at this moment. Dad saw us doing nasty things inside my office. Mabuti sana kung halikan lang eh, pero nadatnan niya kaming naghuhubara na. Dad, I'm sorry. Kagat labing sabi ko. Hindi ako makatingin sa kanya kasi nagiinit na ang pisngi ko sa sobrang hiya. Huwag naman dito, sabi niya bago siya umalis. Mas lalo pa ako nakaramdam ng hiya sa sarili ko dahil sa sinabi ni Daddy. Hindi na dapat mauulit pa yon. Malakas akong huminga ng malalim bago tuluyan na pumasok na ng banyo. I cleaned myself and I also fixed my ruined makeup. Simot na simot ang lipstick ko kaya't naglagay ako ng panibago. My hair is a mess, so I chose to tie it into a bun. Matapos ko mag-ayos ng sarili, ay inayos ko na rin ang mga kalat na nagawa namin sa opisina ko. Ilang minuto rin ang tinagal bago ko naayos ang lahat. Matapos ko mag-ayos, nagpasya ko lumabas na ng opisina. Paglabas ko pa lamang, mabilis nang tumingin sa akin ang mga nasa malapit. Bahagya ako natigilan sa mga tinging binibigay nila. Pakiramdam ko may alam silang lahat sa nangyari sa loob ng opisina ko. Nakayuko akong dumiretso sa elevator. Pero bago ko pa mapindot ang button para mabuksan ang elevator, may pumigil na sa kamay ko. Napasinghap ako sabay tingin sa may gawa. I saw Jerome. Really, Yasmin? That guy? May tiimbagang natanong niya kaya't nagsalubong ang kilay ko. What are you trying to say, Jerome? Seryosong tanong ko. Yasmin, he's not good for you. Pinagsabay niya kayo ni Wendy noon. Kaagad namuo ang inis at galit sa loob ko dahil sa pagsigaw niya. Napalingon ako sa magkabilang gilid para tingnan ko sino nakakarinig sa sinabi niya. Kaagad ko rin ibinalik sa kanya ang tingin ko na makita na walang nakakapansin sa amin. You don't know me, Jerome. Madiing sabi ko pero sarcastic siyang tumawa. I know, Yasmin. I've been loving you since high school. When I knew that you have a son, I accepted it and even thank God. Because you are a single mother? Nang malaman kong nakipagkama ka sa boyfriend ni Wendy, okay lang rin sa akin. Pero ngayon, sa lalaking yun ulit? Gaano kaliit ang tingin mo sa sarili mo? Hindi na siya natapos pa ng sinasabi niya dahil mabilis ko na siyang sinampal sa kaliwang pisngi. He looked shocked after what I did. Pero pinanlisikan ko siya ng mga mata. How dare him? Kung di lang ako kaya, wag mo akong pangunahan. Galit na sambit ko at saka akmang bubuksan ang elevator pero kusa na lang itong bumukas. Pero mas lalo pa ako nagulat na makita ko kung sinong lumabas mula doon. Trent's eyes immediately landed to Jerome next to me. Malamig ang mga mata niya at nakita ko lang nagmamadali ng umalis sa Jerome pabalik sa cubicle niya. What are you doing here? Madalim na tanong ko pa sa kanya. Kaya naman nagkasalubong kilay niya. What? He asked so I gritted my teeth. Inis kong binuksan ang elevator at nang bumukas iyon, papasok na sana ako kaso hinigit niya ako kaya hindi natuloy. Let me go. Inis na sabi ko. What's with you? Tanong ni Trent sabay hawak sa palapulsuhan ko pero inis ko yung winasiwas kaya mas lalong kumunot ang noon niya. What are you doing here, Trent? If you're here to talk to my dad, his office is on the next floor. Sabi ko at mabilis siyang tinalikuran. Naglakad ako pabalik ng office ko at ramdam na ramdam ko na sumunod siya. Kaya imbes na sa opisina ko ako dumiretso at lumuko ako papunta sa hagdanan para doon dapat bumaba. After what happened? Sabi niya kaya tumigil ako para panlisikan siya ng mga mata. Umigting ang panga niya, baka sa mukha ang inis. Kami na lang ang tao sa parting to kaya't kahit magsigawan kami, walang makakarinig. What happened? Wala lang yon. Sabi ko kaya tumalim ang titig niya sa akin na parang di niya nagugustuhan ang lumalabas sa bibig ko. I am always a mistake to you. Madiing sabi ni Trent pero natukoy ko roon ang pait.
Napakarap ako, nakaramdam ng pagsisisi, pero huli ng lahat kahit naisipan ko na lamang na talikuran ko siya. Pero muli niya na naman akong pinimigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ko. He softly intertwined our hands so my eyes felt to see that. Mabilis pang nanginig ang binti ko sa interaksyon na iyon. Please, let's just forget about it. Nahanginig na sabi ko pero muli niya akong hinila papalapit sa katawan niya. You wish. Malamig na sabi niya kaya't sinilubong ko ang berde niyang mga mata. I don't want this. I don't believe you. Sabi niya at sa kamarahan akong dinala pabalik sa elevator habang hawak pa rin niya ang kamay ko. Wala akong nagawa kundi magpahila sa kanya. I don't have anything with me. Wala akong phone o perang dala pero nagpapahila ako nang walang reklamo sa kanya. Napapasok kaming dalawa sa elevator at hanggang doon nanatili akong tahimik. We're still holding hands. Tahimik ako at ganun din sa trance. Diretso lang ang tingin ko sa harap pero siya ay nakatingin sa akin. We need to clear this. Sabi niya kalaunan pero wala akong sinagot. Nang bumukas ang elevator, kaagad niya akong dinala papalabas. Nakuha agad namin atensyon ng mga nandito dahil sa kamay naming magkahawak. Napayuko ako ng kaunti kaya hindi ko na malaya na ilang sandali lamang ay nasa harapan na kami ng kotse niya. What are you doing? Tanong ko sa baby tao sa kamay niya. Inayaan niya ako na gawin yon. He opened the door of his car. Get in! Sabi ni Trance habang nakatingin sa akin ng seryoso. Napaawang ang mga labi ko. What? We'll just eat our lunch? Sabi niya sabay hila sa akin, papasok sa kotse niya at sa sobrang gulat, wala na ako nagawa pa. He even put my seatbelt on. Halos hindi ako makahinga na maayos sa mga ginagawa niya. Hindi ko akalaing nandito ako sa loob ng kotse niya. He is currently driving. I am just silent. Ilang sandali pa ay huminto kami sa tapat ng isang restaurant. Nauna akong lumabas dahil ayokong pagbuksan niya pa ako ng pinto. Trance! Nanlaki ang mata ko nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Bahagya akong natigilan pero unti-unti ko rin tinitigan kung saan ang galing ang boses. I saw Wendy walking towards us, wearing her too tight and too short dress. Todong ngiti niya at alam kong hindi niya pa ako nakikita dahil nakatoon lang ang pansin niya sa kasama ko. Anong ginagawa niya dito? May connection pa rin sila? Trent suddenly gripped my waist and pulled me closer to his body so Wendy noticed me. Kaagad nag-ibang reaksyon ni Wendy nang mapatingin sa akin. Her smile faded and her eyebrows raised. Bitch! She mouthed, so I swallowed really hard. Sinubukan ko lumayo kay Trent pero hindi niya ako inayaang gawin yon. Napapikit ako na mariin. Seeing Wendy right now gave me nervous. Dumating ako sa puntong tinanggap ko na lang na hindi na talaga may babalik pa ang dati. Our friendship remains as history now, but she's still important to me, but I'm no longer afraid of her. Alam ko na ang galit niya at sanay na ako. Why are you here, Wendy? Trance asks, so Wendy faked her laugh that sounds sarcastic. Am I not allowed here? Babe? Oh my bad. She laughed again. Tinignan niya ako na nang iinsulto pero hindi ko na pinansin pa. Do you want to eat in another restaurant? Bulong na Trance sa akin kaya kunot ang noo ko siyang tinignan. Eat here with her. Babalik na ako sa opisina ko. Sabi ko kaya si Trance naman ngayon ang nagkunot ng noo. Hey, huwag kayong magbubulungan sa harap ko. It makes me think that you are bad-mouthing me. Trance, let's eat? Biglang singit ni Wendy kaya natoon ang tingin ko sa kanya. She is smiling widely now, pero kay Trance lang siya nakatingin na parang walang-wala ako dito. Wendy, stop. Stop what? I am just being friendly. Masama bang makasama sa pagkain ng ex-fiancé ko? Now, I really want to leave. No offense, Yasmin. Nauna naman ako, hindi ba? Lumugar ka na muna. Pairap na sabi ni Wendy sa akin. I am not offended. Don't worry. Magkaibigan lang din kami. Sabi ko habang may ngiting sarcastic. Kita kong gulat sa mukha ni Wendy nang sabihin ko yon, na parang di niya inaasang magagawa kong sagutin siya nang di nagmamakaawa. What? Trance hissed, but I just ignored him. That's good then. Sabi ni Wendy nang makabawi siya sa pagkabigla. Anyways, bye. I need to go. Let's go. Madiing sambit ni Trent saka pakaladkad ako na pinasok sa kotse niya. Aangal pa sana ako kaso wala na ako magawa dahil sinara niya na ang pinto saka siya mabilis pumasok sa driver's seat. Kita ko ang gulat ni Wendy sa labas. Nakabuka ang labi niya at may galit sa mga mata. Hindi rin makalampas sa paningin ko ang nakakuyom niyang kamao.
Napapikit ako na marien sa kanapahilot sa sarili noo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.